Good day mga ka-stroke. So ayan, for today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano maiwasan ang pagkakomang habang ikaw ay nagre-recover. Kasi habang nagtatagal, ang iyong pong kamay ay lagi nakaganyan. Nasasanay po na lagi nakaliko at nakokomang. So ipapakita ko po sa inyo para maiwasan ang pagkakomang at mga dapat gawin, especially pag umaga. Ipapakita ko po sa inyo mga stretching yan at idadagdag na rin po natin ang ating forearm at ang ating mga daliri. So kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag niyo kalimutang pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Sasamahan niyo ako hanggang sa huli at ibibigay ko rin ang mga advices pang iba para sa mga stroke na lumalaban. Alright! My Stroke Journey Daily Life. How to fight the stroke and stroke recovery book. So, kadalasan kasi sa mga na-stroke ay nakakaganyan ng mga kamay tapos nakababa ang balikat. So, paano ba ang ating gagawin? Unahin natin ay ang forearm. At saka yung daliri ay kailangan din nakatubid na ganyan. At saka ang balikat ay kailangan hindi siya bumagsak. Kailangan siya nakataas. So, ganito ang ating unang gagawin. Number one, dito po sa simula po rito sa ating hita, ay bababa po natin ang ating kamay na ganyan. Ayan. Tapos ikakalang po natin sa hita at saka hihilahin sa siko. Ayan, ganyan po. Ayan. So, pwede po natin bilangan yan ng hanggang 10 seconds. Ayan, parang ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kung magagawa po natin ng 3 repetition, ayan, ay gawin po natin. Ayan. Tigsasampu po, ayan, ganyan po. Tapos, ayan, kahit nakaganyan nga po kamay kasi hindi po siya na idiretso pa ang daliri. Basta siya po ay kakaalang na ganito sa hita at hihilahin ng malakas na bahagi ng kamay. Ang affected na kamay. Sa siko po, ayan, ganyan. Baba natin pong ganyan. Ayan. 10 seconds at 3 repetition. Yan po. Number 2. Sunod po, kailangan po nasa table po. Ayan, ipapatong po natin ang ating kamay na kaganyan. Ayan. Pilit nyo po may diretsyong ganyan. Ayan. Patong po ganyan. And then, i-twist po natin yan. Gamit din ang malakas na bahagi ng kamay. Ganito po. Simula po sa nakatihaya po siya ay itatao po natin gamit ang malakas na bahagi ng katawan. Ganyan po. Tapos pabalik. Yan. Ang pag-twist po ay hindi po kasama ang katawan. Twist na ganyan, baka po kasama ganyan. Hindi po. Kamay lang po, braso lang po. Ayan. Dito po naman nahawak sa forearm. Ayan, ganyan po. Then, balik. Pwede po natin yung gawin ng 10 times o kaya ay 5. Ayan. For example, ayan. Simula po sa tihaya. Ayan. 1. Ayan. 2. 3. 4, 5. Ayan. Pero gawin po natin ay 10 times. Ayan. At yan po ay gawin din natin ng 3 repetition ng paulit-ulit. Ayan. Especially pagka sa umaga. Ngayon, pagkatapos ng forearm ng, at saka ng elbow, ay sunod natin ang
kamay, pagka nakaganyan. So, ganito pong gagawin natin. Gagamitin natin din ang malakas na bahagi ng kamay. At siya po ay bubukas. Ayan. Ganyan po. Ayan. Ulit-ulit din. Ayan. Ngayon po, kung matigas na siya, at mahirap na ngayon, no? Ang kailangan lang po ay mag-relax, i-relax ang isip at ibigay ang lahat ng lambot mo na ng daliri. Ganito po. Ayan. Ganun po. Ulit-ulit din. Yan. Ayan. Tapos ang sunod po ay ang kamay. Katulad na pinakita ko dati. Ayan. Ganyan po. Ulit-ulit din po yan. Ayan. Magagawa nyo po yan kahit kayo lang mag-isa nang walang therapist. Ayan. Pwede nyo rin bilangan siya hanggang 10. At lagi po yan 3 repetition. Natig 10 times or 5 times kung hindi pa kaya. Ayan. Ganyan po. Ayan. Tapos, paikot po. Iikot. Ayan. Ganyan po. Ah, hindi lang po ang daliri niya na na-exercise, pati rin po ang forearm. Ayan. Tapos, pwede ibabalik. Pwede ibalik. Ayan. Pwede nyo rin bilangan yan ng 10 times na 3 repetition din. Ayan. Ganun po. Sunod ay ang mag-holding it po ang dalawang kamay. Ayan. Tapos itutulak po na malakas na kamay. Kapag ganyan po. Ayan. Pwede rin pong 10 na 3 repetition, 3 sets. Ang na-exercise po dyan ay ang forearm. Ayan po, makikita niyo po. Ayan pong movement ang kanyang forearm, diba yung muscle. Ayan. Ulit-ulit din yan. Ganun po ang ating gagawin. Napaka-effective po niyan. Sunod po ay magka-holding hands pa rin. Ayan, lagay sa dibdib. Tapos po ang gagawin, ipupush po niya sa, ipupush po natin pa labas na ganyan. Tapos, ang ating pong ulo ay titingala pag nakaganyan. Ayan, para pong ganito. Pwede pong 10 times, pwede rin 5 times kung hindi pa kaya. Ayan, ganyan. Ganito po. Ayan, 1, 2, 3, ayan, 4, and 5. Ayan, ganun din po. 3 sets din ang gawin nyo. Ayan, para pwede natin kasama siya sa daily routine tuwing umaga. Ayan. Tapos ang sunod po natin gagawin ay ang balikat para hindi siya bumagsak ng ganyan. Ayan. Ayan. Ito po naman nasunod na exercise para sa balikat. Ayan. Ayan. Ganyan po. Simula po dito. Dito naman po ang hawak. Ayan. Ganyan po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Sunod ay sa balikat pa rin. Dito pa rin sa elbow. Ang hawak naman, dito sa elbow. At itutulak po natin siyang pataas. Para pong ganito. Ayan. 1, 2, 3, 4,
and 5. Yan. Yan po ang mga exercise na maganda po pagka umaga ay lagi nyo pong gagawin. At ang hanggang sa ang ating braso ay unti-unti nang masasanay na nakababa. Ayan, especially pag naglalakad. Pag naglalakad ka kasi, especially may ginagawa kang halimbawa nagiging busy ka, mapapansin nyo ang kamay nyo, unti-unti gumaganyan. Ayan. Pero pag ginagawa nyo po mga exercise na yan, basta malimit yung ginagawa, ayan po ay masasanay ng unti-unti siyang bababa. Ganyan. At saka yan po ay nag-automatic pagka nasanay na lagi siyang na-exercise, ayan po ay unti-unti ring nababasa ng utak na affected ng stroke. Ganyan. Kasi po kaya hindi siya nakakagalaw na maganda dahil hindi po nai-kukuman ng utak natin naman ng stroke. So ngayon, wag po tayong mainip kung medyo may katagalan ang pag-epekto ng mga proseso na yan, sapagkat ang ating pong mga stroke ay yan po ay depende rin po sa kondisyon at kung anong klaseng stroke ang tumama sa inyo. Meron pong ischemic, hemorrhagic, at meron ding apasya, at saka meron ding ischemic yan. Yan po iba-iba. Yung hemorrhagic ay yan po ay nagdugo. May pagdurugo sa utak. Yan po ay nalalaman ko rin base sa mga doktor at napapag-aralan ko rin. Ang ischemic naman ay nagbara. Yan, parang ganun. Pero yung apasya ay nagbara din po. Pero yun po ay may kasamang pagkabulol at medyo matagal may balik. So, kanya-kanya po yung kondisyon kung bakit medyo matagal o matagal ang proseso, matagal bakit hindi agad may galawang kamay, bakit matagal umayos ang paa. Sapagkat yan po ay depende rin sa kondisyon ng inyong pagka-stroke. Pero hindi po tayo dapat mag-alala sa mga bagay na yan, kung anong klaseng stroke pa ang tumama sa iyo, sapagkat ang lahat po ng iyan ay nakukuha sa exercise at sa tiyaga. Basta exercise ka lang ng exercise at galaw ng galaw. Yan po ang number one technique, ang gumalaw ka ng gumalaw. Ayan. So, kalimitan kasi sa ating mga na-stroke, pag umaga, ay di mag-almusal ka. Pagka-almusal mo, ay di uupo ka, minsan magse-cellphone o manonood ng TV, ay masyado ka ng matagal sa pagkakaupo, para pong ganyan. Ayan. Manonood ka ng TV. Pagka na ay nakaganyan ka sa TV. Ayan. Tumakatulog ka. Ayan po, ay lalo ka pong manghihina. Yung nga exercise ka ng exercise. At as mga ilang araw kang hindi nakapag-exercise, ay mararamdaman mo ang pagkabigat ulit ng iyong affected side na tinamaan ng stroke. So, mahalaga talaga ang iginagalaw ng iginagalaw. Ayan, at kung magagamit mo na siya, ay gamitin mo na ang gamitin. Yung po ang technique niyan para gumaan. At saka dapat ay ikaw ay maging aktibo sa lahat ng bagay, pati ang iyong pag-iisip. At saka dapat lagi ka nakarelax. Ayan. Hindi lamang po sa ating kinakain ang ating kalaban, meron pa pong isa at ayon po ay ang sama ng loob. Ayan. Oh my God! Lalo na especially pagka yung nakakabasa ka ng mga comment na hindi maganda o kaya ay nakikita mo sa mga social media na mayroong mga nag-aaway, ay ikaw ay makikisali pa, makikicomment ka. Ayan po ay talaga nakakapagpataas ng presyon at yan po ay nakaka-high blood. At yan po ay isa pa rin pa, baka magdulot pa rin po ulit ng pagka-stroke. Tayo po mga na-stroke, ay madali na po tayong ma-stroke muli kung hindi natin ingatan ng mga bagay na iyan. Number one, pagkain. Ayan, tapos number 2, yung mga sama ng loob, kailangan galit, alsin ang galit. Ayan, at saka kailangan hindi ka ma-stress. At syempre, kapag ka nag-exercise ka, ay huwag din po natin pepersahin. Ayan, sapagkat po pagka napersa yan, dahil po tayo ay napakadali ng mapagod at pagka po tayo ay na-stress, ay yan po, isa pa rin ng depresyon. At magdudulot ulit ng pagka-high blood. At yan po dapat ang mga iniingatan natin. Ayan.
mga ganyan. Yan po ang ating number one mga iwasan, ang pagkain at sama ng loob. At sila ang galit para lagi kang nakarelax at lagi take a deep breath. And don't forget to brush your teeth. So, paano ba natin naiwasan ang mga bagay na ito? Ang pagkain, madali kasi yan naman ay na-advise ng doktor at saka nasa sa inyo rin ang disiplina at pagkukontrol nito. At alamin ang mga dapat na pwedeng kainin na naaayon sa mga stroke na katulad natin. Kagaya ng mga gulay at saka mga prutas, pero hindi po lahat ng prutas ay healthy. Ayan, especially sa mga lalo na stroke na mataas ang sugar, ayan po ay meron ding mga prutas na mga hindi dapat kainin. Lalo na yung mga overripe, ayan po ay masyado na matamis para sa mga matataas ang sugar. Hindi po lahat ng prutas, ayan. Pero yung gulay po, palagay ko, lahat yan ay angkop sa mga stroke na kagaya natin. Ayan. At kung magkakanin, ayan, kaunti lamang, basta magkaroon tayo ng healthy conscious sa pagkain. Ngayon, ang galit at sama ng loob, paano po ba natin ito maiwasan? So, unang-una, kapag ka meron ka nakita o nabasa na ganyan o sa social media, o kaya ay sa mga kasama mo sa bahay at mga sama ng loob mo, ayan po, i-advance po natin ang ating pag-iisip. Isipin natin na tayo ay ma-high blood, ma-depress at maaari ka ma-stroke ulit. Isipin po natin, kailangan magkaroon ka rin ng takot. Ayan, sa yung pagka-high blood, alisin talagang galit para kukontrolin. Take a deep breath. Isipin mo, kailangan hindi ka magalit kasi ikaw ay ma-stroke. Ayan, pahalagahan mo ang iyong buhay. Ayan. So, at saka isa pa, basta isipin lagi natin, alisin mo na yung lahat ng iyong stress. Kasi kaya ka na-stress, dahil iniisip mo pa rin ang nangyari sa iyong kalagayan. So, isipin mo lagi ay lagi tayong may pag-asa dahil tayo buhay pa. Isa pa, laban lang ang laban. Labanan natin yan kasi may buhay pa tayo . Para tayo pa, yan isang pagsubok na nilalabanan natin at pahalagahan natin. Ayan, para sa ating paggaling. Tsaka isa pa nga, ulitin ko ulit sa inyo, yan po ay plano rin po yan ang nasa itaas. At isa pa, dahilan din po yan ang ating mga katigasan ng ulo kasi nga hindi natin na alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya tayo ay sigilan na sige sa mga pagkain, bisyo, pagpupuyat. Ayan, hindi natin iniisip kung ano mangyayari. At yan tayo kinalbit ng itaas. Pero ang itaas po, ayan, may plano yan dahil ikaw pa'y buhay pa. Ayan po, ay meron ka pang, ibig sabihin, meron ka pang future na gagawin. Ayan. So, kung ikinalbit ka lamang, ipipagsubok lang. At dapat labanan mo rin. At ikaw po ay hindi gagaling nang wala kang ginagawa. Tutulungan ka ng itaas pero nasa sa iyo rin ang gawa. Tulungan mo rin ang iyong sarili. Yan. So kagaya nga ng pag-exercise, lumabang ka. Laban lang ang laban. So ngayon naman, pagka ikaw ay nasa loob lang ng bahay at nakaupo ka lamang sa upuan at ikaw ay nagse-cellphone, nung napapansin mong napakatagal mo na pala nagse-cellphone o kaya ay nanonood ka ng TV, nanonood ka ng Netflix, pero ikaw pala ay nakakatatlong movie na. Ayan. Pero pwede po natin gawin yan, pero ang technique po din yan ay huwag kang magtatagal sa iyong pwesto. Magpalipat-lipat ka para ikaw ay gumagalaw rin. At iyon ang i-stretch sa ngayong mga kamay na ganyan. Habang ikaw ay nagse-cellphone, pwede ka na mag-cellphone na nakapatong lang sa lamesa. O may handle lang yung cellphone, pwede natin gawin yon. Pero para ikaw ay nakakagalaw-galaw. Galaw lagi ang katawan para ang ating dugo ay nagsisirculate ng maganda. Maiwasan ang paglapot. Ayan. So, tayo po lahat ay meron din kailangan din po natin kuminom na. Ito po yung advice talaga ng doktor, ang aspirin. Ayan. Ang aspirin po ay tumutulong sa pagpapalabnaw ng dugo at pagdaloy ng dugo para makadalo siya ng maganda ang aspirin papunta sa puso. Ayan. Siguro po lahat kayo may aspirin at dapat po yan ang iniinom natin. Pero ang aspirin po hindi po natin pwedeng isabay
ng sabay-sabay iniinom ang gamot, ang aspirin po ay nakapukot pag iniinom. Atin po siyang iabante ng ilang oras bago siya inumin. Hindi po siya isasabay sa mga losartan o metformin o ano pa man o vitamins. Basta po siya ay nag-iisa. Ayan, para advice po yan sa akin ng doktor. So, yun po ang ating video. Basta huwag tayong mawawala ng pag-asa, laban na ng laban. Maging active. At isa pa, mahalaga yung meron ka. Mag-isip ka na mapapaglibangan mo. Ayan, maliban sa panonood ng porn. Marami ka na ba mapapaglibangan? Mag-isip ka na mapapaglibangan para ikaw ay aktibo. At lumabas-labas ka rin para nakakahagap ka ng sariwang hangin at naaarawan ka pag umaga. Ayan, pwede kang makipagkwentuhan sa labas, pwede kang makimarites para ikaw ay nalilibang. Hindi yung nagmumukmuka lamang sa bahay. So, ayan po ang ating nagawa ngayong video at maraming salamat po sa mga sumusuporta rito po sa channel na ito. At tayo po ay marami na rin pong natutulungan at talaga naman pong ginagawa nila. Pero kagaya nito mga babago na stroke, kung ikaw po ay bago pa lamang na stroke, ay maganda po na ikaw ay magpa-therapy agad o kahit saan sa ospital. Ayan. Napakaganda rin po ng nati-therapy. Ngayon, pagka na-therapy ka na at medyo malakas ka na, ay saka nyo pwedeng gawin yung mga ibang exercise na ipinakikita ko po sa inyo. Talaga naman po ngayon ay napaka-epektibo. Ako po ay hindi doktor o hindi professional therapist. Binabahagi ko lamang po sa inyo yung mga experience na nangyayari sa akin at talaga namang may pinagbabago. Ayan. So, mahalaga po ang nagpapa-therapy rin kung bago ka pa lamang po na stroke. Kailangan pag nakitaan ka na wala pang 6 na buwan at gumalaw ang iyong kamay at paa, ibig sabihin niyan ay kaya mong gumaling ng 100%. Pero kung ikaw ay lagi naka-steady lamang at lumampas na ng isang taon, yan po ay medyo may katagalan, pero may babalik din po yung sa normal, pero hindi 100% nakagaya ng dati. Pero ang importante, nagagamit mo ang mga affected na tinamaan ng stroke, kagaya sa mga paggalaw-galaw, sa mga pagdampot-dampot, pagtutot-brush o pagkain, ay magagamit mo siya. At saka nakakalakad ka rin. Kung pangit man nalakad, basta makakarating ka sa iyong paroroonan. Yun po, pagkain matatagal na na-stroke. So, basta tiyaga lamang, alisin ang galit lagi ha. At magtiwala sa sarili at maniwala tayo sa itaas. Talagang itaas ay talagang bibigyan ka ng tulong niyan. Kasi ikibuhay pa. Ha? Iwasan na ma-stroke lang muli. Yan. Kailangan maging healthy conscious. So maraming salamat sa panonood at sana po tayong lahat ay pagpalain ng Diyos at lahat ng mga kinakain natin ay magsilbi rin pong gamot sa ating sakit. Ayan. So maraming salamat at I love you all and mabuhay po lahat ng lumalaban sa stroke. Ayan. Tayo po natin ay gagaling at titigas. Ano ang titigas? Salamat po. God bless.